Hello, magandang hapon. Nandito na naman po tayo sa panibagong serye ng aming buhay. Sa aming kwentuhan tayo serye. Charot. Ako ay nag-iisip na naman. Ako, di na naman palagay ang aking kaisipan sapagkat gusto ko na namang baguhin itong aming ang ayos ng aming computer bodega slash computer room slash bodega slash tahian. Ito. Gusto ko na naman siyang baguhin dahil lately nitong mga nakaraang araw pa na yung adjust ko nito. Naano na ako sa pagtatahi na naman. Dahil tapos ko na siya sa wakas. Tapos ko na siya. Itong baliktad pala. Yan. Tapos ko na siya. Ready na yan na ipigay. Kaya lang, di ata pupunta dito si Imbianan. Ewan ko kung paano ang mangyayari yan. Kung kailan ko siya ibibigay, hindi ko na alam. At minadali ko pa naman. Akala ko nga itong tsusok. Tsusok na ngayon, 29 o September, October. September 29 na ngayon. So, tsusok na. Nagsimula na. Hanggang ano ata yan? Hanggang October 3? Tama ba? Hanggang October 3 ata eh, ang bakasyon. Ayun na nga. So, hindi ko na alam kung kailan ko bibigay. Minadali ko po naman yan. Minadali ko ng gawa talaga. Kasi mga, yung sabi kong 3 days, yung huling video ko. 3 days. Talagang sumakto. Anyway, ito na naman ang kaguluhan na aking pag-iisip. At gusto ko na naman siyang ibahin. Dahil palagi nga nandito na ako. Dahil nagtatahi ako. Ito. Ito kagabi. Huli kong ginawa. Ano to dress to eh? Ewan ko bang gagawin kong palda. Pambahay lang naman. Ang tagal ng damit yan. Inarbor ko lang yan. Ang tagal na yan. So ano? May pa-explain na naman ako. Hindi ko na alam. Tapos ito, gusto kong i-dispose na. Hindi ko alam kung dadaling ko ba ito, ilalagay ko ba ito sa box. At ibibigay ko na lang sa amin. Kaya lang, parang di naman, nakaka-exercise siya. Tama. Kaya lang, hindi ako. May heater sa Pinas. May heater siya eh dito. Sa paa. Pero ang ano niyan, ano talaga, nakakapag-exercise na. Gigiril ka. Hindi ko nga pala napakita, no? Kung paano siya ginagawa. Sabi ko, bibidyo ko. Pero anyway, hindi ko alam kung ang mahal pa naman yan. Nung bili, ano pa naman, 2,000, ano ba yan? 2017 ata yun or 18? Nung nasa ano pa, nagtatrabaho yung asawa ko sa factory. Diyan sa company, diyan malapit. Parang nasa $400 ata yan nung panahon na yun. Ewan ko ba bakit yan ang pinili ko. Kasi may pinagpipilian doon. Sabi ni asawa ko, anong gusto mo yan or ano? Yung set ng plates. As in, set ng plates. Mamahalin siya. Same siya ng price. Mga nasa $400. Set siya ng price. Ang sabi ko, since nung time na yun, wala pa akong interest sa mga plato, sa mga ganyan, sa mga bahay-bahay, yung mga gamit sa bahay. Wala pa ako nun. Wala pa akong interest nun. So, yan ang pinili ko. Sabi ko, ay, total tamad ako mag-exercise. So, yan na lang. Sabi, nakakapayat daw. Nakakabawas ng bilbil. So, yan ang pinili ko. Na ngayon, na maling-mali, super regret, nagsisi talaga ako. Kasi hindi ko naman nagamit. Gagamitin ko isang beses, dalawang beses. Tapos hindi ko nagagamitin. Kasi hindi ako makatiis. Kasi ang tagal mo, ganyan eh. Basta nakaganon yung katawan mo. Kailangan, hindi sasayad yung puwet mo. Ganon. Basta nakahiga ka, tapos hindi sasayad yung puwet mo. Para mas effective. Tapos, kung yung mga plato pala, ang ganda pa naman, parang mga Corel type, parang ganon. Hindi ko alam kung ano ng brand, pero mahal siya. Basta, di ba mahal na yung $400 na set? Na ano, puro ano lang yun.
As in, kompleto na. May plato, may mga mangkok, may maliliit, ganun. Dapat yun na lang ang binili. Ang kinuha nun eh. Nagsisi, diba, ngayon? Pero anyway, hindi ko alam kung saan ko dadalhin yan, kung dadalhin ko pa sa Pinas, o tatapon, pero sayang. As in, gumagana pa siya. Hindi ko alam. Kung bibenta ko sa Karot, tatry ko. Pero may bibili ba? Hindi ko alam, sure. Pero gusto ko talaga siyang ma-dispose na. Tapos, ano kayang magandang ayos? Ito kasi, palaging gustong kalkalin dito ni Limon. Gusto niya pumunta dyan. Inaano ko dito, baka mamaya bumaliktad to sa kanya. Kasi gumagal, magandang pa naman yan. Mabigat to. Tatakot ako. Ay, mag-iisipan ko muna. Ah, talaga naman. Pero gusto kong mangyari yun ngayon. Ngayon. Tapos ito, slacks to ng asawa ko. Ay, slacks ng asawa ko. Gusto kong pinaliit ko na. Yan, tinahit ko yung kahapon. Tapos ito naman yung next. May partner to na. Ano ba yung partner niya? Yung pang suit. Yan, nagamit ko na yun eh. Tapos may gitara pa ako dyan. Tapos, actually, ang dami ko na natapon nun ah. Parang gusto ko na naman magbawas ngayon. Kasi di, pag nandito ako nagtatahi, nandito si Leo eh, nagkakalkal siya dyan. Ay. Tapos maglilinis pa ako ng ano, ng kwarto. Ang dami kong gagawin ngayon. Tapos yun ang inuuna ko, diba? Dito sa kwarto. Tapos, meron pa dito sa kusina. Oh, wow! May wire pa dyan. Pero kahapon, nakapagluto naman ako eh. Nagluto na ako. So, ngayon, piling ko din ako magluluto bukas naman. Kasi meron pa kami dito sa rep na ito. Ito. Yan. Yung toge na ganyan na soup. Tapos, meron ako ditong eggplant. Pero itong chicken, matigas pa. Hindi ko lang alam kung ang gagawin ko dyan luto. Hindi ko pa alam, pag-iisipan ko pa. Tapos may adobo pa pala ako. Adobo, nag-adobo pala ako kahapon. Tapos nilagang itlog, andito naman ang inilagang itlog. Ayan. So ang baby ko andoon siya. Busy. At pinaglalaroan na keyboard. Tinanggal ko na yung keyboard ng computer kasi pag nandun yan siya, hila siya na hila. Ayan, gusto niya nagpipindot. Ayan siya. Ayan, gusto mo siya ng... Kinakaliko talaga ang baby, ang mga bata talaga. Talagang gusto mo yung mga kinakaliko talaga naman ng batang yan. Kaka-jebs lang yan eh. Kain ng apple, apple. Apple. Mm. Kakain na siya ng rice mamaya. Ay. Ganto kong pag may gusto kong gawin, hindi ako mapalagay, kailangan magawa ko siya. Tapos saka ko na yung mga nakabimbing na mga gawin ko, saka ko pa magagawa. Kasi hindi ako matatahimik. Imbis na dapat unahin ko muna yun, di ba? Yung mga nakabimbing na dapat gawin. Hindi ko magagawa yun kasi ang iisip ko nandun sa gusto kong gawin sa kwarto. Ganun ako. Medyo weird, di ba? Pero ewan ko lang, kung may katulad sa akin dyan, shout out. Pa-shout out naman. Dahil ganun ako. Tapos ngayon, ano pala, ang klima na ngayon is lumalamig na. 19 na sa labas. Oo. 19 na sa labas. Kaya, hinantay ko lang mag-araw-araw, lumabas bang araw para makalabas kami din. Eh wala, walang araw. Ayan, tinan mo. Tingnan nyo pala. Walang araw, so... So yon, balik na naman tayo doon. Hindi ko na naman alam. Basta, ano pang dapat gawin dito? Mamaya na lang. Papakita ko na lang yung kalalabasan. Basta ang alam ko lang, kailangan ko nang umpisan kasi after 15 minutes, kakain na dapat si Leo ng rice. So, mamaya na lang.
Ayan, dami pa pala mga tirang beads. Oh, sorry. Kaya lang, wala naman akong gagawin. Ayan. Dami pang tira. Kaya lang, wala nang gagawin dyan. So, mamaya na lang po ulit. Binaksan niya ang GoPro. Ang galing na magbukas, magkalikot talaga ng batang ani. Sa galing naman ng batang ani, magkalikot-kalikot ng mga pagay-pagay. Ang bangs mo. Hindi ka pa tapos kumain. Say hi! Hi! Ay, magbukas ang computer. May namali ata akong nausog. Pakita ko. Ito na ang kalabasan ng ating ginawa. Teka lang. Tadam! Ito ilalagay ko dun sa may harap TV, sa may TV. Kasi sumikip siya bigla dyan. Yan, tadam! Ayaw mabuksan ng computer. May mali ata akong nagawa. Kakainis! Nag-on naman siya. Ito nag-ano lang. Pag pinindot mo naman. Sabi signal off, so wala daw signal. No, please. No, ganyan lang. Okay naman siya lahat. Hindi ko pa rin naayos yung computer. Hindi pa rin nabubuksan. Kaya kumain na lang ako. Gutom na ako eh. Ito yung gitiluto ko kagabi. Kahapon. Tortang talong. May nakita ko sa Facebook kasi. Na video. Sa Reels. Ginaya ko. Tapos, adobo. Ayan, luto ko kahapon. Kain tayo. Kain tayo, guys. May nilagang itlog pa pala ako. Tapos na kumain si Diva. Ano problema mo? Dali siya mabalatan ngayon.
Pag ako kasi naglalaga ng ano, itlog. Ang hirap mabalatan. Nire-reklamo si Kunyong. Yung ibang mga Pinay dito na may mga asawang Koreano, I'm sure busy na yun sila ngayon na paggawa ng ano. Pagluto-luto, busy na yun sila. Kasi, yan, magdadalawa na yung mga pamilya-pamilya. Ako, ever since kinasal kami, walang ibang. Kasi yung asawa ko, yung nanay niya, yung asawa ko, yung tatay niya patay na. Tapos yung nanay niya nag-asawa ulit. So yun. Yung nanay niya hindi naman. Siguro, nung sa side sila, palaging nag... Sa side ng boyfriend, ng asawa niya, nagsa-celebrate sila doon. Pero yung sa side ng asawa ko, hindi masyado. Kaya anong nangyayari, pinapadala na lang kami dito ng kimchi, ng ganun. Yung mga niluluto, yung mga piniprito-prito, napadala na lang kami. Hindi na ako nakakatulong kasi hindi mo na ako pinapatulong. Siguro sila kasi doon. Dahil... Hindi naman katulad sa atin na, kunwari, obligado ka na i-meet talaga yung, kunwari, may bagong family yung nanay mo. Parang i-obligadohin ka talaga na i-meet mo yung bagong family yung ganun. Hindi obligado. Hindi ka gaya sa atin, di ba? Pag sa atin kasi, pag may handaan, nandiyan yung side ng babae at saka lalaki, di ba? Nakamag-anak, kamag-anak. Dito siguro ganun din sa ibang pamilya. Ha? Pero sa side nila, sa kanila, hindi. Pupunta lang yung pamilya. Ganito yan. Kunwari, pupuntahin kami doon. Kailangan, wala na yung mga nauna. Tsaka lang kami pupunta. Parang ganun. Pwede rin magkasabay. Hindi pwede magsabay eh. Siguro baka kasi maliit yung space nila. Baka ganun. Basta never kong na-experience. Hindi kagaya sa atin, no? Kaya naman ito. Ano ganyan? Okay, papakilala ka. Ito yung asawa ng... Ito yung asawa ng ano kong anak ko. Ganyan. Papakilala lang sa bagong pamilya. Never ko na-experience. Baka hindi proud. Sarot. Baka... Hindi big deal. Hindi ko nga alam. Basta pag tsusok, pag gantong may occasion, wala, bahay lang kami. Yung iba, nagre-reklamo sa Facebook yung mga may asawa ng Koreano. Pagod na pagod sila. Kasi ang dami nilang hinugasan na plato. Mostly yan, hugasan na plato. Kasi, ano nga pala ito, side dish na ojingo? Squid ba? Manamis-namis.
Yun, kasi lahat namang, di ba kanina may party, ang maghuhugas at maghuhugas dyan. Since hindi man usong katulong, di ba? Ang maghuhugas dyan, 100%. Yung mga asawang babae. Lalo na pa siguro pag foreigner ka, siyempre may hiya ka eh. Kikilos at kikilos ka, di ba? Pasalamat na lang din ako kasi mabait yung biyanan ko. Mabait. Simple lang. Hindi demanding. Basta ganun. Yung mga typical na biyanan. Doon sa ganun. Kasi parang nanay talaga siya, nanay. Saka alam nyo, doon na hospital, nung nanganak ako, SES ako. Walang magkilikili ko. Ba't di ko iharap na? Walang magbabantay sa akin. Pangalawang araw ata yun. Siya nagbantay. Dinugo ako. Grabe. Kasi yung nurse doon, tayo, mamadali. Parang may lakad. Siyempre ang hirap, diba? Tayo ako. Bagal. Tapos, pagkatayo ko, nagalpas yung dugo. Daming sahig. Sabi ng nurse, ay, may dugo. Ganun lang. So ako syempre hindi ko mapunasan kasi pagtayo ko pa nga lang. Inabot na ng ilang minutes. So paano pa yung yuyukod-akod ako magpunas. Syempre hindi ko kaya. Yung biyanan ko, grabe. Siya punas doon. Siya lang. Legs ko, punas. Yung panty ko, nilabhan niya. Hanggang sa nakapunta na ako ng CR, tapos mabalik. Siyempre, tayo pa rin to go. Pinunasan niya ako. Tsaga niyang pinunasan ako. As in. Tapos, dihiyang-hiya ako. Diba, siyempre, hindi ko naman sa nanay, pero yung pagtrato niya sa akin, parang anak talaga, hindi na nidiri. Tapos, pagkatapos, ano nga ba? Yun, puna siya. Sobrang hiyang-hiya ako. Grabe. Tapos, ayun. Dahil hindi pa ako pwede kumain noon kasi hindi pa ako umuutot. Hindi rin siya kumain. Nakailang ulit akong sabi, kumain kayo. Kasi okay lang naman sa akin. Sabi niya, hindi. Hindi ako kakain. Kasi maamoy mo. Nag-ako lang sa labas. Ako lang naman sa akin kahit maamoy. Mas gusto ko nga naamoy talaga kasi at least parang feeling ko, ina-imagine ko na kumakain ako. Ayaw niya. Sabi ko, labas na lang po.
kung ayaw. Ayaw niya. Gusto kumain sa buong araw. Tubig lang. Puro mainit na tubig lang ininom niya. Ang sinasabi niya lang, pag hindi ako kumikilos kasi hindi may ako nagugutom. Ang sinasabi niya lang. Kaya kinabukasan, nung uwi na siya, yung magpapasalamat pa lang ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko masabi na salamat. Ang nangyari, umiyak na lang ako. Naiyak ako eh. Sobra akong na-touch. Parang kahit hindi ko makakalimutan yun sa buong pagkatao ko. Yung ginawa ng nanay ng biyaran ko. Tinry ko mag-business, sa online selling, ganyan, bag. Naku. Hindi umubra. Kahit nang buntis ako, kahit bago pang umubra, tinry ko yan. Ewan ko ba, bakit di talaga mag-bloom. Tapos wala akong makuhang yan. Yung pagbibilihan ko ng mga paninda. Wali. Nakailang try na ako. Tatlo siguro. Tatlo. So, sabi ko siguro, baka hindi para sa akin yun. Baka iba lang para sa akin. Hiyaan ko na sa iba yun. Kahit gusto ko nag-online selling kasi parang challenging, di ba? Tsaka ang sarap na feeling lang. May bumibili. Bata pa ako, gusto ko nga magkatindahan eh. Nagtindahan kami. Gusto ko yun, yung may bumibili sa akin. May bumibili. Tapos magsusukli ako.
Super bet na bet ko yan. Ay, kasi limon. Naku, hindi pa pala ako nag-aayos ng kwarto. Ang galing mo talaga, Miss Diel. We need to move. Move, 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 move. Ay, namiyak ko. Dito ko nilalagay. Tama ka, Sam! Yay! Clap your hands, please. It's time to sleep. I toothbrush first. Toothbrush, 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 toothbrush. Kanina, pinakagusto niyang part, yung pag-inom ng Yakult. Ngayon, yung pinakaayaw naman niyang part, ang mag-toothbrush. Pero wala na siyang magagawa. Kasi gusto naman mag-toothbrush na para kinanti. Right? Ang baby na mag-toothbrush. Ah, open please. Open. 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 No. Pinakagat yung toothbrush eh. Kaya kailangan pisilin ang pisngi na hindi naman masyadong mahigpit. Maliin pala. May kulang pa. Kama, kama, kama. Ay, ko naman. Time to sleep na. Di pa tapos ang namin.